Hey guys and welcome back to my channel. Ako nga pala si Mr. Godlex, isang animation vlogger. At sa araw na ito ay ating pag-uusapan kung paano mo nga ba malalaman kung ang iyong anak ay may tinataglay na Einstein. Narito ang 7 signs na inyong matutunghayan. Pero bago mo panoorin ang video ito ay iniimbitahan kitang mag-subscribe sa channel ko. Ikaw na nga ata siguro ang pinakamaswerteng tao sa buong mundo kung ang iyong anak ay may tinataglay na talino. Pero mas mahalaga pa rin na baby pa lang ay dapat na nating malaman na ang ating anak ay ang magiging future scientist balang araw dahil siya ay may tinataglay na Einstein. So narito ang 7 signs na inyong matutunghayan sa video ito. Number 1, maagang naabot ang mga milestones kumpara sa mga kaedad niya. Maaari alam mo na kung ano ang mga baby development milestones. Magandang paraan ito para malaman kung ang iyong anak ay nasa tamang track pagdating sa physical, cognitive at emotional growth. Subalit kung di hamak na mas maagang naabot ng iyong anak ang kanyang milestones kumpara sa mga kaedad niya, sinyalis ito ng matalinong baby. Halimbawa, kung ang iyong 3 buwang gulang ay kaya na umupo ng mag-isa, o ang 10 buwang gulang ay nakakapagsalita na ng malinaw at buong mga pangungusap, ay sinyalis ito na sila ay matalino at kailangan din natin silang kausapin para lalong ma-develop ang kanilang communication skills. Bigyan sila ng maraming panghihikayat at papuri kapag napapakita nila ang kaya nilang gawin. Number 2, kayang-kayang mag-focus. Ang mga baby at bata ay kilala sa kanilang mababang attention or spans. Nasa 15 minuto lamang at iba pa na ang nais nilang gawin. Subalit, isa sa mga senyales ng matalinong baby ay kaya nilang mag-focus sa isang gawain ng matagal sa murang edad pa lamang bago mag-anim na buwang gulang. Halimbawa, makita ang iyong 5 buwang gulang na anak na nakafocus sa paglalaro ng wooden blocks nang hindi nadidistract, o nakaupo lamang siya habang binabasahan ng libro at nagagawa pang ituro ang mga paboritong larawan o naiilipat nila ang bawat pahina. At ito ay isa sa mga senyales na matalino ang baby mo. At dapat din patuloy na hikayatin ang batang maglalaro ng blocks at puzzles. Subukan siyang bigyan ng isang malaki at makulay na puzzle para ma-stimulate at mahikayat ang pag-focus. At huwag din kalimutan, patuloy din siyang babasahan ng mga story katulad ng mga fairy tales. Number 3, nag-e-enjoy mag-solve ng problems. Kung ang iyong anak ay nagpapakita ng signs ng matalinong baby, huwag umasang makita silang madaling sumuko. Tama, kasama ang matinding pag-focus. Ang mga baby na ito ay nabibiyaan ng pambihirang problem solving skills. Halimbawa, naitabi ang mga snacks sa cabinet. Madali itong maiintindihan ng iyong anak at makakahanap ng paraan para abutin ito. Lahat ng bata ay nagpapakita ng problem solving skills kasabay ng kanilang development milestones. Ngunit ang talagang advanced na bata ay may papakita ang mga ito ng mas maaga sa mga kaedad niya. Paalala rin, para mahikayat ang problem solving skills ng iyong anak, bigyan sila ng mga madadaling challenge. Halimbawa, maaring gumawa ng mini maze sa mga unan at maglagay ng laruan sa gitna. Purihin ang baby pag nagawa niyang mahanap ang daan papunta sa laruan. Pero bago tayo magpatuloy, tatanungin muna kita. Mas maaga bang naabot ng iyong anak ang kanyang mga milestones kumpara sa iba? I-comment mo yan sa baba ng video ito at babasahin natin lahat yan at pupusuan. At kung ang sagot mo naman ay oo, eh magsaya ka, eh binabati kita dahil meron ka ng baby Einstein sa buhay mo at maaari pang maging future scientist ng ating bansa, o di kaya'y maabot yung kanyang mga pinapangarap sa buhay at syempre ang makapasok sa top scholarship at top students. Ika-apat, nag-e-enjoy o mas gusto na mag-isa. Ang mga bata ay sociable na mga tao na ayaw maiwan mag-isa. Subalit, isang senyales ng matalinong baby ay mas madalas na mas gusto nilang mapag-isa. Mapapansin silang masayang naglalaro nang walang kasama
o mas gusto na makisama sa mas matatandang bata imbis na sa kaedad. Para sa mas advanced na emotional at intellectual stimulation, binabati kita kung ganun dahil may anak kang tiny genius kung ganito ang nakikita mo sa iyong baby. Paalala rin, tandaan na huwag pilitin ng anak na makipaglaro sa mga mas matatanda kung ayaw nila. Ngunit kasabay nito, hikayatin natin sila na maglaro sa mga kaedad nila para hindi mapabayaan ang kanilang social skill development. Ikalima, lubos na mausisa. Oo, ang mga bata ay mga mausisang tao. Ngunit isa sa mga senyales ng matatalinong baby ay ang tanong nila ay pambihira din. Ang mga tanong na ito ay kakaiba na mapapatigil ka at kailangan pumunta sa Google para malaman ang isasagot mo sa iyong anak. At paalala rin, ang napakaraming tanong ay maaring maging makakainis. Ngunit, pilitin pa rin maibigay ang tamang kasagutan. Kasabay nito, bigyan at ituro sa iyong anak kung paano nila mahahanap ang mga sagot sa katanungan. I-introduce sila sa Junior Encyclopedia o ikuha ng library membership. Sabayan din siya sa paghahanap ng mga kasagutan. Number 6. High birth weight. Tila kakaiba, ngunit totoo. Ayon sa pag-aaral, may kinalaman ng birth weight ng bata sa pagiging matalino niya. Napag-alaman ng mga mananaliksik na ang mataas na birth weight ay nauugnay sa mataas na IQ sa buong buhay. Nababasa ang buong pediatric study dito. Samantala, patuloy na pangalagaan ang isip ng ating mga baby gamit ang breast milk hanggang 6 na buwang gulang at brain foods tulad ng avocado at pista kapag nagsimula na silang kumain ng solids. Paalala, sa mga naguguntis, ang pinakamabisang paraan para masigurado ang magandang birth weight ng baby ay ang pagkain ng balanced diet. Alam naman nating lahat na ang katumbas niya ng birth weight ay mataas na IQ sa buong buhay. Number 7, pagiging alerto. Isa sa mga unang sinyales ng matalinong baby ay ang mataas na level ng pagiging alerto. Ang mga babies na ito ay may matinding kamalayan sa kapaligiran at ang mga mahal sa buhay madaling nakakilala at nakikisama sa mga miyembro ng pamilya. Nakikipag eye contact ng maaga at ngumingiti o nagbibigay ng ibang sinyales ng pagkakakilala tulad ng coughing o paggalaw ng mga kamay. At iyan ng 7 signs na magpapakita na ang iyong anak ay may tinataglay na talino. At sana ay may napulot kayong kaalaman sa video ito. At maraming salamat sa inyong panonood sa video ito. Naway nakapag-subscribe na kayo sa channel ko.